Nakarinig ka na ba ng mga taong nagsasabing sa usapin ng politika at pamamahala, dapat ang mga tagasimbahan ay neutral lang? Tama ba ang ganitong pananaw? Ano ang tinuturo ni Jesus tungkol dito? Pakinggan natin ang mabuting balita ngayon linggong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Marahil marami ang nagtataka kung bakit maraming mga taga-simbahan ang sumasama sa mga rally o kung bakit nakikialam ang simbahan sa mga pinagdedebatehan sa ilang panukalang batas sa Kongreso. Para sa iba, wala nang pakialam ang simbahan doon. Labas na iyon sa kanilang tungkulin. Sasabihin pa nga ng iba, dapat magdasal na lang sila sa kani-kanilang mga kumbento at simbahan. Huwag na silang magsalita at makialam. Malinaw sa mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na naparito siya, hindi para magdala ng kapayapaan, kundi ng pagbabahabahagi. Ano ang nais ituro ni Kristo? Na ang isang tunay na Kristiyanong sumusunod sa Kanya, sa gitna ng pagtutunggalian ng kabutihan at kasamaan, ay kailangang pumiling sa kabutihan. Hindi po pwedeng tahimik lamang ang isang Kristiyano at wala na lamang gagawin. Sabi nga, ang natatanging dahilan upang mamayani ang kasamaan ay kung walang gagawin ang mga mabubuti. Ang pagsasawalang kibo sa mga nangyayaring pang-api ay isa ring uri ng pagkiling sa nang-aapi. Ang pananahimik sa kabila ng pagmamalabis ay isa ring uri ng pagkiling sa nagmamalabis. Ang pagiging neutral sa nangyayari sa pang-aabuso sa lipunan ay isang uri ng pagkiling sa umaabuso. Kapatid, kung tunay kang sumusunod kay Kristo, dapat kang manindigan sa katotohanan at kabutihan. Naisip mo ba, maggagawa kaya ang mga batas na pumoprotekta sa karapatan ng mga manggagawa kung walang mga nanindigan noon para ipaglaban ito? Magkakaroon kaya ng mga batas na pumoprotekta sa karapatang pantao kung hindi dahil sa mga taong nagtaguyod nito? Makikilala kaya natin si Kristo kung hindi dahil sa mga santo at martir na piniling ipagtanggol at ipaglaban ang pananampalataya sa gitna ng persekusyon? Magandang pagnilayan ito. Panginoon, liwanagan mo ang aming puso at isip nang sa gayon, makita namin kung ano ang mabuti sa mali. Bigyan mo kami ng pusong marunong manindigan sa kabutihan. Huwag mong hayaang madaig kami ng kawalang pakialam na namamayani ngayon sa aming lipunan. Amen.